feeling mo nung nangyaring laban natin? Unang-una, yung pagbagsak mo sa first round. Yun sa pagbagsak ko ng first round, sir. Ano po yun eh? Talagang siyempre, ano muna ako, first round, warm up. And then, yun, jab-jab lang muna. Pero hindi ko inasahan talaga. Ang layo kasi niya sa akin eh. Bigla lang siya nag-jab straight. Tapos, sakto talaga yung straight up. Yung parang dulo ng suntok dito talaga sa ano ko. Dito sa gitna. Gitna talaga. Kaya, parang kahoy akong dilipad. Dinamahan ang ano yun, ng suntok. Tumayo ako. And then yun, nagka-recover. Galaw-galaw muna ako. And then nung naka-recover na talaga ako, ayun, pumasok na ako sa ulit. Ako na ulit lang pumasok sa kanya. And then, mga last minute siguro ng first round, tinamaan ko siya sa body. Naririnig ko siya na gumagana siya, nararamdaman niya. Sabi ko, end of the first round. Opo, patapos na lang first round. Sabi ko, second round, ulitin ko yun. So yun, body-body ako ulit. Pinabody-body ako hanggang nung na-corner ko siya. Tinamaan ako ulit, ma'am. Yung sa second, round 2. Sa round 2 na yan. Sa round 2. Yun po yung matinding knockout. Alam niyo, ma'am. Ano yung pakiramdam mo? Anong mas, ano, yung sa second knockdown? Second knockdown, pumasok sa isip ko, wala na. Akala ko wala na. Akala ko, intuy na ng referee. Kasi ganito talaga yung knockdown ko, ma'am eh. Yung talagang iga. At ano yung naisip mo nung bumagsap ka? Kung sabi mo wala na and then Iniisip ko talaga, ma'am, lahat ng mga tao nakita ko doon tumatayo. Yung pamilya ko, yung wife ko, yung coach ko, yung mga kasamahan ko. Tumatayo and then unang-unang pumasok sa isip ko yung mga Pilipino na alam niyo yung sumusuporta sa akin, ang daming naghihintay sa laban ko. So, yun po yung nagbigay ng lakas sa akin. Fourth round, labang yung kalaban mo, 3 puntos, ang laki nun. Ano sinabi mo sa sarili mo nung pag-umpisa ng fourth round? Ano, patutulugin mo ba siya? Feeling mo ba? Kasi 6th rounder ito eh. Feeling mo ba? Kaya mo pang dalhin sa 6th round at baka manalo ka pa sa puntos? O talaga hindi po sir, knockout talaga yung ano ko doon. Wala na sa ibang isa. Yung plan ko talaga doon, knockout. Kasi ano eh, physical talagang andang-anda ako sir eh. Ready yung katawan ko. Parang hindi nga ako nalapagot eh dahil talagang kondisyon yung katawan ko. Mm-hmm. And then kung makikita nyo yung mga knockdown na yon, kung hindi po preparado yung katawan ko, malamang baka hindi na ako nakatayo noon. Pero dahil sa training na pinagdaanan ko kasama si Coach George Capitillo and si Memo Heredia, nakatayo po ako at nakalaban po ako ulit. Nainayang lang po ako dahil ininto ka agad ng referee. Sabi ko sana nakabawi man ako, pero good decision din po ng referee noon, kasi delikado din po kasi yun, ma'am, eh. Kasi nung tumama yung suntok ko sa kanya, nahilo na siya. Yung parang pero ano nawala yung nakita ng referee sa tingin mo kaya agad siyang pumasok at hininto yung fight? Nawala na kasi siya sa malay, ma'am, eh. Titingnan ko po kung ano ba talaga yung hindi natin alam, baka mag-focus ako dito sa pro and then pag bumalik ako sa mature, masisira yung laro ko, or pupokus ako sa amateur tapos lumaban ako sa pro, hindi maganda magiging performance ko. So ayun, titingnan po sir, titingnan po natin yan.